Baik, guys. Guys, ang laki ng durian na to. Guys, halos hindi ako makita. Hindi ko alam paano to bubuksan. Oh my God! Ang laki! Paano ko to bubuksan? Ang laki, guys! Tingnan nyo, guys. Sobrang laki. So, binili ko to kanina, guys. Pero mura siya. Magkano lang? Nasa 1,500 pesos lang pera natin. So, kasi halos 6 na kilo. So, ang... Tapos, 1,000 ano ba yun? 1,000 Thai baht yung nabayad ko dito. Kasi ay sa 200 baht ang kilo. So, pero, hindi ko lang kung maganda to. Pero, maganda daw. Ito daw ang pinakamalaki na. So, ito yung pinili ko. Alam nyo guys kung bakit ako nag-durian ngayon. Kasi wala yung asawa ko. Meron siyang dinner. So, gabi dito guys. Kaya yan. Nag-iilaw yung tahanan ko. At nandito ako sa living room na magmukbang ng durian. Kasi guys, sabi niya, iiwan niya daw ako. Sabi ko, sige, pero kailangan bilihan mo ako ng durian. Sabi niya, saan tayo maghahanap? Sabi ko, hanapan mo ako ng durian. Maghanap tayo. So, nag-ikot-ikot kami guys. Yan, nag-drive siya. Talagang hinanapan niya talaga ako ng durian. So, naghanap ako ng durian. Tapos, binigay sa akin. Sobrang laki. Tingnan niyo naman, mas malaki pa sa ulo ko. Kahit tripolin pa yung ulo ko, guys. Ang laki. So, bubuksan na natin to guys. Ayan, guys. Iniwa naman ng matanda sa akin. Ng seller. O, diba? Ayan. Mas gusto ko, guys, yung mga Malaysian nagtitinda ng durian. Alam na alam nila kung paano pagbukas ng durian. Ayan, guys, ang laki. Wala. Oh, hindi natin to ubusin kasi ang laki guys. Pero ang kinaganda ng durian dito, hindi siya maamoy. Walang amoy guys. Mamaya matamaan pang kamay ko dito. Baka hindi pa ako bilihan ulit ng durian. Ayan guys, oh. Wang laki guys. Naano na siya, na... Naano na sa balat. Ayan. Magsawa tayo sa durian. Ngayon. Ang dami guys. Masakit kasi... Masakit kasi guys sa kamay. Ayan guys. So, ayan guys. Kain na tayo. Tingnan nyo guys, ang laki nito. O, oh, diba? Yan. So, ubusin natin hanggat kaya natin. Kasi walang nagbabantay. Yan. Yan. Mm.
Kurang butuh. Enak ya. First bite, guys. Alam niyo guys, kahit season durian dito, mahal pa rin. Nasa 300, 400 pesos a kilo sa atin. Pero magandang durian yon. Kaya ganito yun, oh. Ito na yun. Kumbaga sa Malaysia, musangking. Pero mas gusto ko yung durian ng Malaysia kasi lalong-lalo na yung ano, yung tinatawag nila yung red prawn. Red prawn yun. Natikman ko yung kasama ko yung mga kaibigan ko. Sobrang sarap, guys. Tingnan nyo, guys, ang laki. Grabe, ang taba. Mauubos ko ba to? Ang laki ng mga balat. Madilim ako. Grabe, guys. Mahilig ba kayo sa durian? Ako, yes. Dead ako sa durian. Durian na talagang pinaka number one na prutas favorito. Pero yung nanay ko, guys, hindi ko alam kung mahilig siya. Pero yung favorite nila, yung ano, yung niluluto, ginagawa ng Gemma. Sobrang busog ko, guys. Hindi na kaya to, oh. Hindi na kaya ubusin. So, meron pa ako dito. Malalaki. Dalawa yata. So, tatlo pa sila. So, hindi ko na to buksan. Kasi, guys, wala na akong time para siyang kainin.
Kasi magpa-fly kami papuntang Chiang Mai. Holiday na naman kami kasi wala akong pasok sa school for 2 weeks. Sa August pa yung school ko, 1st of August. So, kasi sabi ng asawa ko sa tuwing holiday, yun ang Christmas niya sa akin. Dali niya ako magbakasyon or ano? Mahirap ubusin guys, di na kaya. So magbakasyon kami. Babalik ako sa pasok, sa pagpasok ko. Saka pagpasokan na. Kasi ano guys, kung baga mataas-taas na yung grade ng Inday nyo, nasa level 3 na ako, o diba? Bongga. Kahit mahirap yung Thai language, at least nakapasa. Sabi ng teacher ko, good job daw. Naintindihan ko daw kahit walang explanation. Sabi ko, kailangan lang mag-aral. Kasi, ang pinakamahirap na language is tayo. Siguro Chinese, hindi ko alam yung Chinese. So, inom tayo ng tubig para hindi tayo, para hindi sumakit yung chan. Sobrang tamis. Ang pinakaayo ko dito guys, sa durian ng Thailand, malalaki siya lahat. Talagang malaki. Tapos, sobrang tamis. Kaya mabilis kang maumay. Mabilis kang magsawa, mabilis kang mabusog. Ang kinaganda doon sa Malaysian durian, maliit siya. Tapos, ang sarap, sobrang sarap yung ano niya. Parang hindi ka magsasawa sa durian. Natatandaan ko yung kasama ko, yung kaibigan ko, si Raquel. Pag season ng durian, lagi niya akong dinadala sa Puna. Doon talaga sa, nagtitinda talaga sa baba ng, ano, yung sa mga tree niya. Sa mga puno, sa baba ng puno ng durian, doon talaga kami bibili guys. Naku. Tapos mura. Mga 50 ringgit lang kami makabayan. Ito ang mahal-mahal oh. Pero okay lang, at least sinuportahan ako ng asawa ko para makakain ng durian. So hindi na natin ubusin guys, dahil sobrang busog, sumakot tuloy yung ulo ko. So sobrang busog ako kumain ng dalawang malaking durian, tatlo yata. So ayoko nang magpabusog na busog talaga kasi gabi guys. Ito lang yung kasi chance ko makakain ng durian kasi pag andito si Mr. Pero wala siyang amoy. Wala. Walang kamoy-amoy. Parang hindi durian. Pag durian ng Malaysia to, wala buong bahay. Dalawang linggo bago maalis.